Yes, so after 3 years, may sasama namin sila kasi 3 years din kami nag-wait. At yung visa nila is immigrant visa, which is IR5, kumbaga yung ano, parents of a US citizen. We're flying next month because as you all know, our baby will be here by October. She's due October 19, but she could come earlier. So that's all. Thank you. Bye-bye. So tamang-tama, nandito ang nanay ko. So tanongin natin kung ano yung mga tinanong nila sa US Embassy interview nila. So hindi ako nakapasok kahit ako yung petitioner o kahit US citizen ako or kahit senior citizen na sila. So hindi ako pinapasok. Mga bakla! Ayan! Nandito lang aking nanay. So ano daw yung mga ano, tinanong nila sa embassy interview ninyo? Pangalan ko. Birthday ko. Pangalan lang ng petisyon. Pangalan ng asawa niya. Trabaho. Yeah, yun. So, madali lang daw, guys. So, kumbaga, nasa kanan nila yung, ano, yung information namin nila, Jeff. So, parang binerify lang nila kung totoo yung mga sinabit naming documents. So, tinanong din daw sila kung ilan na yung anak namin. So, ayun. Yun lang naman daw. So, madali lang. So, good luck sa mga nag-a-apply. Huwag kayong kakabahan. Kinabahan talaga nang sobra yung nanay ko. Pero ako mas kinabahan sa labas kasi naghihintay nga ako sa labas. Every time na may lumalabas, akala ko sila na. So, yun. Nakaka-stress ang maghintay sa labas. Pero nakapasa naman sila. So, I'm proud of them. Bye! First of all, feeling ko diwata ako for today's video, di ba? Kaya may pa-butterfly tayo. Ah! Second, kung hindi pa nyo kami pina-follow sa account namin na to, please give us a follow, guys. Kasi yung dati naming account, wala na siya. So, please give us a follow here. So, ang parents ko, hindi naman sila marunong mag-English, pero nakakaintindi naman sila. So, nung pagpasok nila before the interview, tinanong nila kung kailangan daw nila ng interpreter. So, sinabi naman nila, yes. So, ayun, so sa mga ano, may incoming interviews sa embassy, pwede po kayong humingi ng interpreter para mag-translate po sa inyo. So, ayun, walang problema kung hindi kayo marunong mag-English kasi may tutulong nga sa inyo kung hihingi kayo ng tulong. That's it for today. You guys have a great day. Bye. So, ayan guys, nag-login ako sa aming account at ito po yung nakita kong binayaran namin. So, $120 at saka $325. So, that's like $445, right? Tama ba? So, ayan po ang babayaran per petition. Kung may pinetition kayong dalawang tao, then times two. At sa required documents naman po, I suggest you go to the web and search for USCIS at malaman ninyo or makikita ninyo yun ng mga required documents na kinakailangan nila. But for example, kung ikaw yung petitioner, kailangan mong i-provide yung W-2 mo, your tax, you have to fill out a affidavit of support, your marriage certificate, and so forth. At sa pinetition mo naman, kailangan nilang i-provide yung kanilang birth certificate, NBI clearance, police clearance, marriage certificate, biographic page of their passports, and 2x2 photos. Pag nag-name change sila, make sure you have all the necessary documents to support the changes that happened. Bye-bye!